Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalits, WB muli at yun, tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, si namumblema, 10,000 Chinese na sundalo susuko sa US military kapag nagkagulo sa SCS. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang, anumang sumasa sa round dito, bahagi lamang natin reaction video, bahala na kayo kung maniniwala kayo hindi. At yun, play na natin. Iniulat na isang source na sinabi umano ng ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na handa umanong sumuko ang 10,000 mga Chinese na sundalo sa Amerika kapag nagdeklara ng gera si President Xi Jinping sa South China Sea. Sinabi umano ng ilang general ng Chinese military na wala silang kakayahan na talunin ang US military sa isang digmaan at marami sa mga sundalo ng People's Liberation Army ang ayaw na makipaglaban sa anumang gera. Idinagdag ng mga Chinese military official na hindi umano matutumbasan nila ang experience at lakas ng US military sa pagkikipaglaban at kung ikukumpara sa People's Liberation Army, hindi pa nila kailanman napatunayan ang kanilang kakayahan. Ito nga yung malaking problema ng mga chekwang to ng China dahil nga kung magkakaroon nga ng labanan sa pagitan ng US at dito nga sa mga chekwang to, maaring magapi nga sila dahil nga sa laki ng agwat at diferensya nga na talagang kakayanan, no? Na talagang kakayanan nga nitong US laban sa mga chekwang to na maaring ang makaubos ng mga sundalo nga ng mga chekwang to at talagang tuluyang ito yung talagang magpabagsak sa mga chekwang to sa kasundaluhan ng China. Dahil sa tindi at lakas din ng US military na maaring ipamalas at tuluyang gumupo o tuluyang yumari sa mga chekwang to sa China, mga tila nga ba kasalubungin o talagang magiging malaking problema ng mga chekwang to kapag tuluyang makipaglaban o makipagtunggali dito sa USA. Talagang may kalalagyan at kalalagyan itong mga kasundaluhan ng mga chekwang to. Kaya ito ang talagang magiging solusyon, yung pagsuko dito nga sa US nitong mga chekwang to. Yun, tuloy pa natin. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nagdadalawang isip ang mga Chinese military official na isabak sa gera ang kanilang mga sundalo dahil alam nila na walang experience ang People's Liberation Army sa isang tunay na digmaan. Iniulat ito matapos binigyang diin ni Pangulong Marcos nang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos dahil ang nasabing partnership ay magpapanatili sa kapayapaan sa rehiyon. Anya na Estados Unidos ay ang ating pinakamatagal at pinakatradisyonal na kaalyado at iyon ay nasa iba't ibang anyo na tumagal ng higit sa 100 taon at magsisilbi umano itong reminder na ang Pilipinas lamang ang natatanging treaty partner ng Washington sa rehiyon. Idinagdag niya nang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan na tayo ay makipagsosyo sa ating mga kaalyado at ating mga kaibigan sa buong mundo upang makabuo tayo ng solusyon at mapanatili ang kapayapaan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito sa anumang foreign power. Handa rin umano ang gobyerno na protektahan ang soberanya ng bansa anumang oras. Malinaw umano sa ilalim ng batas ng UNCLOS na final at binding ang 2016 award ng Permanent Court of Arbitration na kung saan ang desisyon nito ay pumabor sa Pilipinas tungkol sa isyu ng South China Sea. Naghain ang gobyerno ng Pilipinas ng ilang diplomatic protest laban sa China dahil sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng pag-reject ng Chinese government sa arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawak na claim nito.
Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinasabog umano isang US Navy destroyer ang isang dosenang Chinese drone na dineploy ng People's Liberation Army matapos lumapit ang US warship sa isang artificial island ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na sabay-sabay umanong winasak ng USS Benfold Arleigh Burke-class destroyer ang isang dosenang Chinese drone na peligroso umanong lumapit sa nasabing warship noong nakarang araw. Dineploy umano ng US Navy ang USS Benfold malapit sa Kagitingan Reef na kung saan nagtayo ang China ng isang artificial island, ngunit bigla umanong na-detect na nasabing warship ang paparating ng mga Chinese drone. Sinabi ng US Navy na mga Chinese drone ay naglagay umano sa peligro sa buhay ng kanilang mga crew, kaya't agad nagdesisyon ang commanding officer ng USS Benfold na si Jonathan Hightower na pasabugin ang mga drone. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ang Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga asset nito sa Yongshuo-Jiao o kilala sa Pilipinas bilang Kagitingan Reef. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar noong nakarang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas Ngayon kung magkakaroon ba ng iba pa mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng joint military exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan, pinaplansya na ng sandatahang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso. Gayunpaman, sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon, ngunit binigyang diin niya na mga hakbang na ito ay magpo-promote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesadong makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interes. Kabalits natin na yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung patuloy na pagkailang ng mga kasundaluhan ng mga Chekwang to ng China dito nga no sa US. Pag magkaroon nga ng gera o talagang mga labanan na umano itong mga Chekwang to susuko umano sa US dahil nga no sa kakulangan ng eksperyensa sa pakikipaglaban nga o pakikipagtunggali lalo pati ito nga US talagang maraming kaalaman. Talagang lamang nga no sa eksperyensa pagdating nga sa pakikipagbakbakan na talagang ito
ang tila nga ba na magpapagapi o magpapagupunga dito sa mga Chekwang to na tuluyang pag-atras kung sakali nga makakalaban itong US sa talagang hindi nga no, matatapatan o matatawaran yung talagang kakayanan at lakas na meron din itong US kung sakaling magkakaroon nga ng bakbakan. At dito nga, lugi umano itong mga Chekwang to. Kaya yung pagsuko o yung tila nga ba pagbabaliktad laban dito kay Xi Jinping na nga tila nga ba magiging isa na pwede nga gawin ng mga sundalo nga ng mga Chekwang to laban nga sa tila nga hakbang. Napatuloy na hindi nga maganda nga tugon no, lalong-lalo na dito nga no, sa West Philippine Sea. Na ito nga yung magiging lamang ng US sa mga Chekwang to pagdating nga no, sa kakayahan din eh. Walang-wala itong mga Chekwang to dahil nga itong US eh, sanay at talagang handa itong makipagbakbakan o makipagtunggalian nga. Dahil eh talagang nga babad na ito sa eksperyensa. Kung sa pakikipaglaban lang no, laban dito sa mga Chekwang to, eh talagang may kalalagyan at kalalagyan itong mga sundalo nga ng mga Chekwang to. Dahil itong US eh talagang nga hindi rin no, aatrasan no, talagang hindi rin susukuan itong mga Chekwang to. Tuloy din nga magbibigay tugon sa mga nais nilang kubkubin na teritoryo sa bahagi nga ng ating teritoryo. Na ito nga ang tila nga ba no, kawalang pag-asa umano ng mga sundalo ng mga Chekwang to. Natalunin nga itong US military o yung hukbo ng US sa isang digmaan nga na maarit maaring itong mga Chekwang to eh tuluyang maubos nga nitong US. At dito pa nga yung ating talagang paninindigan na talagang yung ating pagprotekta sa ating teritoryo at handa nating ipagtanggol sa mga Chekwang to at talagang hindi ito bibitawan ng ating bansa. At patuloy ipapakita sa mga Chekwang to na wala nga sila makukubkob o tuluyang makukuha no, sa ating mga teritoryo dahil handa't handa ngang protektahan ng ating bansa yung ating mga soberanya. At dito pa nga yung pagwasak nga sa mga drone ng mga Chekwang to ng US. Diyan nga pinakitaan at dinurog umano yung mga drone na umano yabanta sa seguridad nga ng US. Na kung saan itong mga drone ng mga Chekwang to ang tila nga ba tinarget at pinagpraktisan itong US nga na kung saan ay winasak at tuluyang dinurog yung mga drone nga ng mga Chekwang to. At ito nga yung tila nga ba naisiparating lamang sa mga Chekwang to na wag nang magtangkapang gumawa nga ng isang maling hakbang laban nga rin no, sa kanilang mga hukbo o hanay nga na talagang pumapalaot na naglalayag nga sa bahagi ng teritoryong nais lamang sakupin o no, talagang nais lamang masaklawan ng mga Chekwang to na pinapakita nga ng US yung kanilang kakayanan at lakas at puwersa na pwedeng ipantugon kung sakaling gagawan sila o pagbabalakan sila ng hindi maganda dito nga no, sa kanilang paglalayag sa West Philippine Sea o dito nga sa mga karagatang kanilang nais nga paglayagan nga no. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at tugon dyan at kayo kailan ang bahala magkomento sa iba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.